So yun na, nandito pa rin po ako ngayon mga kababayan sa Mindanao. At mayroon po kami nakita dito, natutulungan natin, na sila po ay dalawang magkasamang magka-live-in o mag-asawa dito sa bundok. Pero ito po ay walang ano ha, huwag po natin silang i-judge, pakiusap ko. Bago pa man po magsimula yung aming vlog, huwag po natin silang i-judge or huwag natin silang kukutsain sa buhay na tinahak nilang dalawa. Dahil medyo, baga, masailan, no? Yung vlog na to. Dahil ito pong dalawang ito ay sabi na natin mag-asawa sa kanilang paningin, no? Nagli-live-in, kasama sila dito sa bundok. Sila po ay as ng kasarian na nag-asawa, mga bata pa po ito. Tara. Bahay nila sa gubat, makatago, makikita mo nandun yung bahay nila. So sa gitna ng kakahuyan sa bundok, kita mo yung kanilang bahay na dito. Ayo. Sa bahay na ito sa bundok ay mayroong dalawang nakatira. Pareha silang maganda. Pareha silang isinilang na babae. Pero sila ay nagsama parang mag-asawa. Minahal ang isa't isa. Gumawa ng kanilang tahanan upang magsilbi nilang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Ito po ang kwento ng dalawang babae na sa mundo ng mapanghuska, sila ay nagsama. Huwag po natin silang huskahan. Huwag po natin silang kukutsain. Mga kababayan, sila po si Banji at si Sheila na piniling manirahan sa bundok na mahirap at lumayo sa mga taong hindi sila tanggap. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. Magandang hapon sa inyo, ha? Pwede akong pumasok. Okay. Tanggalin ko lang itong ano, chinelas ko. Ang sapatos. Ayan. Ang cute ng bahay mo, ha? Sino gumawa ng inyong bahay? Ikaw. Okay. Bago ang lahat, magpapakilala ako. Ako si Paul. Kilala niyo naman ako. Ganun lang ako. Okay. Sige. So, okay lang ba itong interview namin gagawin sa inyo? Okay lang sa inyo? Okay. Unahin ko muna. Anong pangalan mo? Banji. Ikaw? Sheila. Pwede mo magtabi na lang kayo para ano, ayan. Dito ka. Ayan. Okay. Siya po si Banji. Ito naman si Sheila. Okay. Si Banji po, ilang taon na? 20. Ikaw, Sheila? 20 din. Parehas ang edad ninyo. Okay. So, sila pong dalawa ay pareho po ng kasarian. At muli ang aking pakiusap,
Huwag po natin silang i-judge. Okay. Paano kayo nagkakilala? Dito sa amang kuan lugar, dito sa Inayangan, time na araw ng Inayangan to. Gikan ko sa Dabo ato kay nang trabaho man ko. Mga to, dito na ako siya nakaila. Kuan pa, as a friend pa lang. Oh, as a friend kayo. Friend ko niya ato niya. Kung kauba man ako kung mga ate, kung mga isuon. Dito siya naila. Ilan na naman siya. Sugod na may chat-chat sa FB. Dito siya nanguyab siya sa kuha. Hindi ako na lang po siyang isuon. Okay, niligawan ka niya, kumbaga. Okay, Panji, okay lang maitanong ko? Okay. 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 Nasaan yung mga magulang mo? Ikaw? Ikaw ba ako ganina, Bikir, tapos mga ate, tapos Cagayan? Nasa Cagayan de Oro? Ikaw naman? Ako mga isuon, nasa dito dyan sa mga. Ako rin na lahi. Nenapo ka isuon na sa Dabaw nga. Parehara po niya paipon. Parehara na mo. Pero nice man po dito trabaho yan. Kuan, partner. Ako mga isuon na yun. Laksan ba? Nangaminyo naman ako mga isuon. Ah, may asawa na mga kapatid. Ang inyong mga magulang? Akong mama. Nana po siya kuan. Kanang kalibin partner. Ah, okay. Broken family ka. Ikaw? Okay, naandra. Andyan, kompleto daw. Ah, kompleto. Okay. So, itong pagsasama nyo na ito, legal? Legal sa parents nyo? Okay. Ah, Banji. Nung isinama mo siya dito, talagang nag-usap kayo na dito na kayo titira? Kaya ikaw ang gumawa nitong bahay nyo. Ang galing mo, ha? Nakagawa kayo ng bahay. No offend, ha? At hindi ito pang huska. Okay. Mahal mo siya? Mahal mo siya? So, pinili mo siya na makasama mo sa buhay. Tanong ko, ate, ikaw ba ay lesbian or babae talaga? Babae. So, mahal mo lang talaga siya. Yun, importante kasi ang nagmamahalan. Alam ko, ang mundo natin ay mapahuska. So, paano nyo hinaharap yun? Yung sitwasyon na katulad nito? Naalang, wala lang na mo pinapansin ang mga tao na mungan sa mga. Mungan lang eh, hindi lang na mo kaya dibdib. So hindi nyo nalang pinapansin kumbaga. Pero syempre masakit pakinggan. Paano nyo tinatanggap? Na basta kayo magkauban lang. Love na mo isa't isa, ano na lang. Love nyo isa't isa. Wala miyan, huwag niya pake sa mga tanaw sa mga tao sa amo. Kamusta ang kinabuhay nyo dito? Paano kayo nabubuhay? Ano, may trabaho ka ba, Banji? Dari lang sa uma, tapos siya trabaho. Siya yung pati ng sili. Trabaho sa bakery. Ah, nagtrabaho ko sa bakery, parang pambili ka na ng zero. Ikaw naman sa uma. Okay, medyo magkamukha na kayo, ano? Medyo magkamukha. Magkaedad pa kayo, 20. Kamusta ang pagsasama nyo dito? Kaya naman po. Hindi naman kayo nag-aaway? Sahay. Sahay lang. Minsan. Normal naman yon. So itong bahay nila, itong mga kababayan na itinayo nila dito sa bundok, siya yung gumawa. O bakit pinili nyo dito at kayo tumira? Kay, pag dito manggod, ito na naghangin, kusuga yung mga kuha ng sin. Naman ang daria kay, igaw naman siya mukha pa ang hangin, di man siya di man kayo siya muhangin diri ari siya maigo ang scene. Dito manggut sa una, kaya dito pa nagpayag sa una. Mga langkat man ang scene. Kaya wala ko itarong scene. Naarap kong nagdaghan kong buslot. Ano arang ginakuan. Natapaka lang na magtrap pa lang ng midanan. Para hindi kayo maano. Nakapag-aral pa kayo? Karon, kuan. At gikuha mo ko sa kumama dali akal. Kasi ko lang akong balik. Kaya nangadto man ako mga teacher sa una.
ko naman kay school at tagaanan daw ko nag-chance. Bahala yung mag-mojo lang daw ko. Okay. Gusto mang ko mag-trabaho. Para kan, bahala mag-module ko trabaho. Anong grade mo na dapat? Naka-undang ko karon mag-grade 9. Grade 9. Pero ano, nag-inda ko grade 12. Grade 12. O ikaw, nakapag-aral ka ba, G? 4, tama. Grade 4. Grade 4? Bakit hindi ka na nakapag-aral? Sa trabaho lagi yun. Eskwila ko sa ano, pagsino naman ko. Kaya trabaho ko, ano, undang lang. Mas pinili niya na siguro magtrabaho na lang, ano. Okay. Ngayon ba, may pagkain kayo dito? May bugas. Pero kami kalungang. Nakakabili naman kayo ng bigas. Pero, bili ko din daghan, tapos yung maka-kilo lang. Okay. Kamay-kamay lang. Okay. O, itong pagsasama ninyo, sana ay magsama kayo ng matagal at hindi kayo mag-away. Alam nating mapangusga ang mundo. Pero dahil yun yung pinili nyo, gusto ko nyo nang kalilimutang magpakabuting tao. Opo. Siyempre, respeto ang kailangan para irerespeto rin tayo ng ibang tao. So minsan kasi mahirap i-bless o mahirap ipaintindi sa iba na may ganito talagang nangyayari. So ang ano lang natin, malawak na pang-unawa dahil hindi natin pinagdadaanan yung pinagdadaanan po nila. No? So inirerespeto natin yung ganitong relasyon. Legal sa mga magulang, legal sa mga kapatid. Napansin ko, bakit malaki yung dito mo? Sis na na. May sis ka dyan? Sis. Sis. May sis ka. Kasis natin siya. Di joke lang po. Bakit? Ano yan? Daan sa pagpanganak sa kong mama. Pero, kanang night time nga. Sakit siya, napit time nga dili. Anak ko ma, magpa-doktor, maniniya itong 3 years old pa ko. Dapat operahan na. Niya kay basin daw di pa daw na ako makaya kasi siyempre bata pa ko. Kasi hindi daw na ako makaya ang pag-operahan. Karon, yung desisyonan ko mama. Basin, karon magpa-operahan na ito. Kaya para maparagap ako siya ng telehealth. Kaya pag mag-21 ako, rin naman kung makabar siya ng telehealth. Hindi, kahit ikaw naman, kung hindi makakover, di ko pwede kang mag-self-employed na mahulugan ng pilhet. Okay naman yun. Ang laki na, oh. Kala ko goiter, eh. Sisa. So, pag hindi inaoperahan, lalaki na lalaking ganon. Dili na na siya malako, pero mabuto daw. Ah, sa buto? Hindi, puputok na, sir. Ha? Puputok, mabuto. Delikado yan. Dati maliit pa yan? Gaano kaliit? Ganto? Mura pa yun. Kanang mura Julin? Oo, ngayon lumalaki. Kasi minsan nakikita natin iba yung biglang laki ng ganito. Yan yun, yung pinagsisimula nun. Na hindi ka nahirapan huminga? Panagsa lang, kuhanan ko sa kong ginhawa, pero anong time na masakit siya. Pero mawala raman po siya dahil na pero mo pa yung napacheck up? Kaisa pa nangipacheck up sa kong mama, katong 3 years old pa ko, pero hantod karon mula na niya gikuan kay nagkuan lang siya nga maoperahan ko. Para makuha na daw ni kay simple na nako sa 20 takabalos pa na ang sa kuan nga kasi buto lagi daw. Oo nga no, kailangan siyang maoperahan. No, kailangan tong maoperahan. Okay. Pasensya na ulit kayo kung maistorbo namin kayo. Tatanungin ko ulit, gaano niyo kamahal ang isa't isa? Love dyan nga as in love. Love? Walang duda? Walang ano? O ikaw love mo ba siya, Banji? In love ka sa kanya? Ikaw in love ka sa kanya? Okay. Mabuti yan ha. Kaya ako naman naitanong kasi mahirap na nagsasama kayo na hindi love ang isang isa at isa at baka yung isa lang yung nagmamahal. No? Kapag walang gamitan. No? True love, kumbaga. Okay, para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. At meron lang akong ibibigay na tulong para sa inyo. Pagpasensyahan nyo na ito ay may tutulong, ha? Para kayo ay makabili man lang ng pagkain ninyo. Ha? Okay.
Okay. Tapin nyo itong 5,000. O, kanino ko ibibigay? Ulitin ko, kanino ko ibibigay? Ikaw ang ina ng tahanan, kumbaga. So, siya tumatay yung padre di pamilya. Magkakaanak na ba kayo? Ha? Wala pa? O, wala po silang anak. Okay. Ayan. Maraming salamat po. Okay, maraming po salamat sa mga viewers po natin na hindi nag-skip ng ads. Maraming po salamat. Again, intindihin po natin sila at huwag po natin silang i-judge, no? Kung ito ha, hindi ito ano ha, hindi ito pang ano. Kung naging babae siya, ang ganda. Kung naging babae ka, ang ganda din. Hindi, babae pa na siya, sorry. Babae talaga siya, ang ganda niya. Ikaw kung naging babae ka talaga, kamukha mo na to. No, ang ganda nila parehas eh. Oo, hindi na talaga. Hindi na. So from the start, ganyan ka na. Talagang ito na yung ikaw. Ang tingin mo sa sarili mo ay lalaki? Okay. Anong grade mo? Anong level ng taon mo naramdaman ganyan ka? Pag-grade 1 ako. Ganyan ka na? Crush na ako, babae. Oh, okay. So ang gusto mo nilalaro, bola? Bula, hindi Barbie. Baril. Pangalaman na lang ako, police, pero wala ka. So yun kasi yung panantayan, mga kababayan, no? Kapag ang nilalaro mo ng bata ay baril at bola at babae ka, meron talagang chance na yun yung ano. Eh, yun naman eh, base dun sa mga kwento-kwento. Ikaw sis, ano yung nilalaro mo ng bata ka? Barbie sis. Ah, Barbie. Yung mahabang buhok. Ah. That's why. Tapos, yung mga pinsanin ko sis. Gusto ko yung buhok nila, inaano ko, inaayos. Chinese garter, alam mo na. Naglaro ka ba ng Chinese garter? Ikaw naglaro ka? Hindi ka naglaro, ano nilaro mo? Same na sila. Baril-baril lang din? Bola. So, ibig sabihin, lesbian ka. Siguro kaya nauyab na ko siya na babae din. Bago siya mayroon pa? Siya? Oo, bago siya mayroon ka pang ibang nakarelasyon? Hindi. Ang ibig sabihin ni Sir Paul, bot pasabot ni Sir Paul, sa una pa daw, babae po din mo ang nauyab. Ah, that's right. Nagka-boyfriend ka naman? Pero biliin mo nga maglugay. Hindi magtagal? 1 week lang ang kuan. At yung pakiramdam mo talaga na ang gusto mo ay babae. Naintindihan namin, okay, magkalala. At mahirap man ipaliwanag at mahirap tanggapin sa lipunan, ganun talaga ang mundong mapanghusga. Pero hanggat wala kayong, ano namang ginagawang masama sa kanila, hindi nyo obligasyon na magpaliwanag para sa kanila. Diba? At dahil kayo naman ito at buong puso nyo yan tinanggap, tanggap natin. No? At alam ko namang maraming nanonood sa atin na tanggap, mayroon din di tanggap, pero again, huwag tayong mapanghusga. Dahil kapag hinusgahan natin sila, nagiging makasalanan na rin tayo. Di ba? Yeah. So, yun lang po. Kailan kayo magkakaanak? May joke lang po. Baka magpakasal na. Hindi yung pwede dito sa atin. At ito yung isang usaping, legal pala. Legal yung proseso. Kaya nga, sa tulad ng sinabi ko, hindi ganun kadaling katanggap sa atin, no? Pero okay lang yan. Masasanay rin sila na kayo ay magkasama. So kaya nga sila nandito sa bundok. Para at least walang marites. Ayun lang. Okay? So maganda naman dito sa kanila. Malamig, tahimik, payapa, simpleng namumuhay, bagaman mahirap. At proud ako sa'yo dahil pinipili mong maganda para sa inyong magandang pagsasama. Wala man lang kayong mga maayos na higaan pala. No? Paano pag nanganak ka? Charot. Hindi joke lang.
Kasi siyempre, bago pa lang silang nagsisimula. Meron na pala silang anak, sis. Amin o. Oo. Ayan, ang anak na. At kambal pa ang anak niya. Ha? Talakyan nyo ng mabuti ang inyong mga anak. Ha? Pakainin ng masustansyang pagkain. Ipanghuli nyo sila ng mga daga. Ipanghuli nyo sila ng mga isda sa ilog. Dahil mahirap magutom ang inyong mga anak. Di ba? Oh, pinapatawa ko lang kayo. Dahil alam kong mabigat ang inyong pinagdadaanan. Dahil sa mundong mapanghusga. At meron sa pamilya nyo na hindi kayo tanggap. Wala naman. O mabuti at tanggap. Mabuti yun yung pangunawa talaga kailangan. At ang cute ng kaldero nyo, ha? Oo, bagay na bagay sa inyo yung kaldero ninyo. Maliit lang. Sakto ang sinaing. At ang ganda ng timba ninyo. Yeah, green at red. Bigas. Perfect combination talaga yan. Margarine yan, di ba? Oo. Green at red. Red. Perfect combination. Ayan. At syempre, alam kayo, ha? Thank you so much sa panahon. Salamat, para makapalit na pumili ka ng bugas. Bugas. Ano ka ng sud-anon. Uh-huh. Tanapan mo yung matabangan ka ng mga tao po mo ng kalisod. Uh-huh. Tamabutin mo sa ilahang para matagaan po sila yung blessing. Kaya na mo. Uh-huh. Salamat sud mo kayo. Naabot mo dere. Uh-huh. Banshee. Siyempre, alam ko yung emosyon, bukso ng ano, yung emosyon nila kasi talagang mahirap po yung buhay nila dito. Basta magsikap lang, Banshee. Ha? Magsikap at mahalin na isa't isa. Okay? Hug nyo nga isa't isa. Hug. Yakap. God bless sa inyo. Huh? Hindi nyo kakalimutan ang Diyos, ha? Mag-pray kayo palagi. Huh? Ano bang pagsabok ng buhay? Basta kayo ay nagdadasal at nagsisikap, may takot sa Diyos, malalampasan yun. At anumang problema ang dumating sa buhay nyo, huwag kalilimutan ang lahat ng problema ay kasagutan. Basta isipin nyo palagi ang Diyos. Ha? Huh? Sige. Marami pong salamat muli, mga kapabayan. God bless po sa inyo lahat.